Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang? 15 years old ka, Jane? Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa, 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na? Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon? 19 ngayon. Yung 19 ngayon. 18. So, nung ipakasal kayo, 18 siya. Okay. Ngayon, 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Yes, Mr. Chair. Ikinasal siya, yung lalaki is 18? Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Huh? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please hold it. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon? Okay. Tama ba? So, 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At, ayun. So, ikinasal ka last year at 14 years old ka noon last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa Kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida na walay child marriage sa Kapihan. Meron, Madam Chair. Meron. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga, wala ko na yung seremonya, kaya dili man ko na siya pare. Wala, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Unsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Umiro ana ipatawag ang mga secretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang secretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hindiya, ipatawag niya ang mga budget laki dito sa kubo-kubo na amunggi. May idang ko ana magpakasal. Dito, may dito ipalinya, baji, laki. Mayingon si Senyor Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki ka mo. Mayingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka, dili kay, ingon man mi nilang Janet Aho, kung nursery nga, makasa mi og mubalibad, kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sinong Aho? Ano pangalan? Janet Aho. Ha? Janet Aho. Janet Aho. Merong, okay, sige. Tapos padayon, continue. Pagkahuman sa pagkaminjo na mo, pauliun mi, kay paibawag among nanay, among ginikanan nga naminjo na mi, ipa, magpakuha mi, ninang o ninong, pagkahuman anak, magsayal mi, hindi magdamig buwak, magbaktas. Andali ha, sandali, mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi makakope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang story ha, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record, ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahina lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay
12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos, si Senior Aguila, ang, magpares. Oh, magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then, Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ito may ipaki sa among ipares. Unja, may among permahan nga mamatood ngayong sugot ni. Ja, istoryahan may partis nga mo na yung among bana, way maka hiwalay na mo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo. Pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pautana ko ang seremonyas. Nakakita pagkasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, ginadawat ni mo si Kuan nga mamahimong nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba ni mo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, yun saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, yun saan nga seremonyas. How did he do that? Giyon sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang maingon si Zanga, ikaw ba, Ji, ikaw laki ka muna. Paghuman anak kay paghuman sa at among imag among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak ja picturean mi. Okay. So after the pairing, sinabi ni Jerence na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at hinang. Yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag ni kay... Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial yun. Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then? Pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog ni Ana, pauli, sunod, pagkauma, ipatawag taran ijang giminjo, dyan ay himoon nga counseling nga muingon sila nga kailangan imuna ng kwaon ng imong asawa kay authorize na imong kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw, di may makuha ngayon mig adyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung, sige mamaya gusto kong itanong Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna Jane, ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape. Opo. Kayo. Senator Risa, sandali lang. Yes, Mr. Chair. Na, andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nga na ito. Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot... Okay, pero andito yung mother, father niya, wala? Wala? Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan.
Yes, Your Honor. Eh, kaloroy ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents. Kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or kwan. Gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa niyo. Unsay na itabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay na itabo human? Ano, gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, mayroon pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, ha? Sugot na diha kay, biskay ingon na nang kuhan kay, ginoon na nang yung ingon mo, jadi paghapon ka, pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na, pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano sa'yo, nag-ask ba? Oo. Oh. Yeah. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos, no? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabaliin nga na si Senyor Aguila nga kasami ang ana na dili mo mapahilabot sa among bana nga authorized na munta na kay Minjo na may. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adyos ka. Kaya matawag o adyos ng madikilikat kasi yung bana, di ka magpahilabot. Oh. Muna adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na ni mo? Ano? Istoryahon mi, inon mi nga, ipasabot mi na ngaman ko, no, di ko nung magpahilabot. Ng ana, na ma-impirno, di ko nung ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na ma-impirno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik, ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Quilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo na mo magluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi masunod sa iyang voluntaryo, mga paksol,
i-restricted Ms. Paxol, i-Roleta, o kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang padol, may ruleta, restricted, Your Honor. Padol? Parang padol ng mga frat, ganun? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanong rojag pusil ganit nga taas. Rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa butt ng... Nakatikim ka ng padol? Oo. Ilang beses? Kasa ka tong time nga, yung ulit ko sa bar, kagigutom ko, nandiyan pag ato na mo sa barracks, late na day ko, sa permission, gipadulan ko Sergio Cobillian. So may... Sino nagpadil? Sergio Cobillian. Ha? Sergio Cobillian. Sergio Cobillian. Klaro yung mga ato na, ang pakalan? Sergio Cobillian daw, Your Honor. Sergio? Sergio. Sergio Cobillian. 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 Oo. Kumsek, paki-check ko andito ngayon, nandito siya, kung Cobillian na yan. Invited? Andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillian. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na ruleta? Ano? Matalijok sa dawag asan imo mutugdang ang imong makuha nanag mga masimasi, jogging, restricted sa Paxol. Parang asa mo to nung noto imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, ruleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan, kaya may makasodlaing. So yung foxhole ay yung isang maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yan yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Kas paksol gani nga pila kasimana on jadili ka pwede doolon. Dito na ka jawet trapal. Magdujan na ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mong miskwila kay gibawal ni Senyor Aguila kay makasa ekonomi kay si Zagani kono nga Ginoo wa magi kono yung iskwila kami na ba Hinoo sumusunod ni dia. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? So kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero so, bakit mo naisipan na tumakas? Uod kay sa katong giminjo ko, magipugos ra ko, o dili pwede pa eskwilahon, o kinakapuyan tuod kay na yung mga masimasi, hakot o bangin, graba, o mga kahoy, o dili pwede ka pagawason nila, o kanang dagag ulitaw pa ka, o pera na mo, o mga dagko na mga adult, dili pwede sila mong gawas, o dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka, pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat ng pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo.
Pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa Kapihan? Oo, jag otro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon, ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senior Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-lit-lit na mo pag-racing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares, kay di ko no mi kasakasaar ka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah, Noe. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, tagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Tagan-tagan salamat eh. Jane? Hindi ko ma-imagine. Jane? Yes, Mr. Chair. Yung lahat, tagan gipanulti ni Moderi Karon, wala'y nagtudlo kanyang mo ni Ana. Oye, ako... Tinood na ang ikoray... Ako mismo yung doon nila to. Wala'y nagtudlo, ha? Oo, kay gusto. Lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa'yo. Nga sabihin mo yan? Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience? Dili man ko kasubay o buya noon agihan. Hindi ako makakapagsabi, Your Honor, ko hindi ko nadaanan. Okay. Thank you, Jane. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil talagang tumakas sila sa kanilang eksperyensya. At yun ay kinikwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin yung kanilang pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free. At nagpapasalamat ako sa mga bata. Namumuno sila sa atin sa ganitong gawain. Kaya maraming salamat sa inyo. Mr. Chair, let me just quickly confirm no, yung ilang mga puntong ito sa isa namang adult na dating miyembro ng SBSI. Gusto ko pong tanungin si Mark Berhel Gaisano. Mark, kung maaari kang lumapit. Palihog. Mr. Chair, nakapag-oath din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw